Hi guys! Good morning! Ngayon po, papunta kami sa Muscat. So, ito po ang aking esposo. Hello guys! Good morning! So, babiyahin na naman si Tito Roger at si Tita Ganda. So, samahan niyo po kami sa aming pagbiyahe. Anak, where are you? Daan po dito sa Oman ay maganda, hindi siya matraffic, and then so but ano ang kailangan mo lang dito ay kailangan careful ka kasi maraming matutuli na sasakyan, especially yung speed limit dito. Kailangan mo talagang i-monitor dahil lahat ng daan dito ay may camera, so pag lumagpas ka ng 120, sigurado makukuhanan ka ng camera. So meron po yung fine na katumbas bawat over speeding ng sasakyan mo. So guys, dito kailangan ano ka lang, sumunod ka lang sa speed limit. Then ang isa pa sa maganda rito ay weather nila. So makikita nyo naman na napakaganda ng palangitan, and then sa ngayon di pa masyadong mainit. It's time around 8:25 in the morning now. So tamang-tama lang yung biyahe namin papunta ng Muscat. Hindi siya masyadong maaga, hindi rin masyadong tanghali. So biyahe po kami for 2 hours. Ganun po kalayo yung aming ibibiyahe. Pero dahil po sa walang traffic, it's okay lang na bumiyahe ng ganong kahaba. So, yun ang kagandahan dito sa Oman. OFW, just enjoy your weekend, enjoy the day, enjoy your work, and then enjoy your family. That is the best thing. Always enjoy. So, kami ngayon, nag-i-enjoy. So, nak, nag-i-enjoy ka ba, nak? Shopping. Yun lang. Magastos pala. Jollibee. Magastos pala pag nag-i-enjoy. Pero guys, it's good naman para naman sa family to eh. Hi guys, pupunta po kami sa Jollibee. Yehey! And Chowking. Siyempre po, kasama na ang shopping ng konti. Konti lang. Budget lang. So, kailangan dito, dahil OFW tayo, kailangan natin magkaroon ng limit doon sa ating mga gastusin para kahit papano meron tayong maitabi, para kung sakali man tayo magpurkod sa Pilipinas, tayo ay may magagamit na puhunan. Ngayong araw na lahat ng OFW na uuwi din, ay uuwi sa sariling bansa. And then naandun po ang tunay na laban ng buhay doon sa Pilipinas. So, kaya nga akala ng ibang pagiging OFW ay napaka sarap. And then maaluan sa pera. Iyan po kasi ang naging mulat na kaisipan ng mga Pilipino na hindi pa nakakapag-abroad. Pero once ikaw ay nakapag-abroad, dun mo marirealize at dun mo maiintindihan na hindi pala totoo yun. Ang katotohanan ay puro sakripisyo, pagtitiis para sa inabukasan ng pamilya. So guys, habang naandito, lumaban lang tayo, and then para maabot natin yung mga pangarap natin sa buhay, yung mga anak natin makapag-aral ng maayos, makatapos sa pag-aaral, makuha nila yung kanilang mga pangarap, ganoon naman talaga ang mga parents. Tsaka sasamahan din ng dasal po. Yan ang pinaka-importante, dasal. Huwag natin kakalimutan yan. Yes. Tapos magtitipid ng konti, sumunod sa patakaran ng bansang pupuntahan. Kasi kailangan po yun. So as of now, pati mga tao po dito, napakababait po nila. Nasa sayo na lang po yan kung masyado kang magastos or maluho. Pero kung tutuusin, napakamura po ng mga bilihin pa dito, unlike sa ibang bansa. Dito ka na po sa ibang bansa o saan ka man napunta.
bansa. Enjoy lang po. Enjoy the life. Huwag masyadong magarbo or maluho. Hi guys, ito po yung order ko. Kain tayo. Kumain kayo sa McDo. Ang sarap ng pancake nila, nak. Sarap? Buksan ang kahon. Ipakita ang kinakain na. Tapos, pakita mo. Kumain. Ay. Kinamay. Yan po, kinamay po sa yung pancake. So, tikman mo nga yung ano, maliit na coffee. So, anong lasa? Ala eh, kaping barako. Eh, yung malaki. Wow, my God. Chocolate po kasi. So, sa umaga, at gusto mong mag-breakfast, pumunta ka sa McDo, umorder ka ng Mac Cafe, umupo ng maayos, at buksan ang kahon ng McDo. Pagbukas mo pala, malalanghap mo na ang sarap. Kunin ang pagkain. Pero bakit kalahati na lang to? So, kagatin. Yung bang kagat na may piling? Boss. Number one, uminom ng kape, at higit sa lahat, magpunas ng tiyo, ang sarap ng buhay. Iyan ang tunay na masarap na alusan.